hindi tayo dapat mukhang pera at hindi tayo maibigin sa pera, pero dapat gumawa tayo ng marami niyan habang kaya natin. Kasi kung ayaw nyo, pwede nyo naman ibigay sa akin. Di ba? Pwede nyo ibigay sa iba. Kung ayaw nyo talaga, pero ayaw nyo nga ba? Akala kasi ng iba, kung mo sila Kristiyano, hindi na pinag-uusapan yung mga bagay na yan. But you make and keep savings so that you will have peace. Hindi yung bumubula na yung bibig, tumitirik na yung mata, nag-iisip ka pang uminom na lang ng Kortal, kung meron pa nun. Kasi wala kang pambayad sa ER. Ang hirap naman yata nun. No? Kaya kung tahimik at payapa, dapat meron kang sinalansa ng konti dyan. Peaceful people pace their lives. They pace their time. Nakaschedule ang mga bagay-bagay. Bagamat meron naman tayong flexibility, pero may plano ka man lang kung anong gusto mong gawin sa buhay. What do I want to achieve this next 2 years? What do I want to achieve this next 5, 10, 20 years? Kailan ako magse-semi-retire? So anong dapat kong gawin ngayon para mangyari yung plano ko na yan? Dapat meron tayong kalendaryo man lang. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright. Turuan nyo kami magbilang ng araw o bigyan ng halaga ang mga araw at hindi lang ito bilangin. So, teach us not only to count the days, but to make the days count. Very crucial. At sa Ecclesiastes 3:17, sabi ni Solomon na pinakamatarunong na lalaking naglakad sa balat ng lupa, for there will be a time for every activity, a time for every deed. So, paano po natin maiiwasan na lagi nagkakandarapa, nagmamadali, nag-aapura dahil hindi peaceful yung ganong paraan? Number your days. Gusto niyo makakaalis kayo sa bahay sa umaga ng mapayapa, tahimik? Gabi pa lang, planchahin niyo na isusuot niyo. Kung kayo ang mamlancha. Ipilan niyo na yung sapatos, yung medyas, yung belt, yung isusuot niyong lahat-lahat, yung bag. Para hindi sa umaga, nagkakandrapa ka, habol ka ng habol, kung ano-anong ginagawa mo, ang gulo-gulo tuloy. So, there is a time for everything. When if it's planned, you will be peaceful. Napakahirap na may kasama ka sa bahay, lalo asawa mo, tatay mo, nanay mo, o husband o wife mo, na ang gulo-gulong mamuhay. Aalis na lang kayo, tatakbo pa uli pabalik dahil wala pa pala siyang belt. Tapos hinahanap yung plancha sa ilalim ng mga kaldero. 3 kwarto na ang napasok, hinahanap yung sapatos niya. Huwag kayong mamumuhay ng ganyan, hindi yan makadiyos kasi magulo. At pag magulo, umiinit ang ulo mo. Pag mainit ang ulo mo, mahirap maging mabait, mahirap maging mabuti. Nagkakandaaway-away ang mga tao. If only they would number their days and number their minutes and plan, then you will live peaceful lives. Finally, for today, peaceful people accept what cannot be changed. You change everything you can by God's help and accept things that you cannot change. It means we transcend troubles with faith and spirituality. In God, we believe for everything else that we cannot accomplish as humans. Itong si Paul, meron po siyang tinatawag na thorn in the flesh. Kung ano man yung pahirap sa buhay niya na yon, hindi tinukoy. 2 Corinthians 12, 7-10. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations. So napakarami palang ibinigay ng Panginoong Diyos kay Paul. So para huwag siyang maging mayabang, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Sabi ni Paul, para ako siguro mapigil na maging mayabang sa dami ng ibinigay na blessing sa akin ng Diyos. Binigyan ako nito isang pabigat na ito, isang pahirap na ito na ayaw ko. 3 beses ko nang hiniling sa Diyos na alisin, pero sabi niya, no. Iyan niya inandyan sa'yo. At ang lagi mo rin ako maalala na mayroong mga bagay sa iyong buhay na kung hindi talaga mo iaasa, wala ka magagawa. It kept him under check
from believing in himself too much. Sabi niya, dahil ganyan, ipagmamalaki ko pa at ikagagalak na may mga ganitong pahirap at kakulangan sa aking buhay. Kung si Jesus naman ang pupuno ng mga kulang ko, ikalulugod kong magkaroon ng ganitong kulang. Kung si Jesus naman ang hahagod sa aking sakit, ikalulugod kong may sakit ako. At kung si Jesus naman ang aalo sa akin dahil ako'y tinatanggihan ng iba, ikalulugod ko rin ang pagtanggi nila sa akin. Ganong klaseng pananalig. Na sa Panginoong Jesus natin iaasa ang mga bagay na gustuhin man nating mawala ay nandyan o gustuhin man nating makamit ay wala naman talaga. Sa grasya ng Diyos tayo aasa. At pag yan po, nailagay natin sa ating isip at naipamuhay natin, walang duda na kapayapaan kesa gulo ang magiging tunay na flavor ng ating buhay. Ang mahalaga, peace. And a peaceful life is a product of discipline. It is a product of hard work. Hindi basta-basta nagiging payapa ang buhay ng isang tao. Yan ay kanyang pinagsisikapan. Sa katalinuhan ay tinatanggal niya ang mga nakakagulo. Tinatangkilig niya ang lalo pang nakakapagpapayapa. At lagi siyang buong talinong namimili kung alin ang ilalagay at tatanggalin sa kanyang araw, sa kanyang buhay. Dahil bawat tao, bawat bagay na bigyan natin ng pansin at bigyan natin ng puwang ay maaaring magdala ng gulo o katahimikan. Ano pong mga gulo ang dinadala sa inyo ng ilang tao? Anong gagawin natin sa mga ambisyon natin na nagpapagulo lang pala sa ating buhay? A peaceful life is to be desired, but just the same, it must be worked for. Discipline is important. Let us incline ourselves to peaceful lives. Let us cultivate a peaceful lifestyle. At napakahalaga po yan sapagkat baliwala nga ang lahat ng ibang mga magagandang bagay kung hindi naman payapa ang ating buhay.